So, hello guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video guys, may share lang ako sa inyo na diet na ginagawa ko ngayon. So, baka sakaling makatulong sa inyo. And ano nga ba yung diet na ginagawa ko? So, kung gusto niyo pong malaman, please keep on watching. So, yun na nga guys. So, ito yung diet na, actually hindi naman siya diet, parang babaguhin lang natin yung ating way of eating. So, tatanggalin lang natin yung mga carbs at sweets na kinakain natin sa araw-araw. So, ayun po yung LC diet na tinatawag, yung low carbs diet. So, nung una guys, hindi ko naman din alam to. So, nakita ko lang to dun sa teacher ng anak ko sa FB. So, friends ko siya sa FB. Tapos nakita ko yung mga post niya about low carbs. So parang naging interesado ako. Sabi ko, paano kaya to? So kaya yun, PM ko siya. Sabi ko, hindi ako nagdalawang isip na PM siya kahit hindi naman kami close. So yun, sobrang bait naman at nag-reply siya sa akin. Itinuro niya sa akin about low carbs. So ayun na nga, sabi niya, tanggalin ko lang daw yung mga carbs na kinakain. So, isinend niya sa akin yung mga pagkain na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin kapag nag-low carbs diet ka. So, akala ko kasi sa low carbs diet is yung babawasan mo lang yung kain mo. So, yung kung halimbawa yung kanin mo, 2 cups rice ka sa isang meal, babawasan mo lang isa. Hanggang sa, yun na nga, hanggang sa mabawasan mo yung kain mo. Pero hindi pala, so dapat pala totally tatanggalin mo yung carbohydrate na kinakain mo sa araw-araw. So, yun pala yung low carbs na tinatawag. So, hindi ko pasti din alam. So, yung buti na lang, itinuro sa akin ni Ma'am Kim. So, ilalagay ko na lang yung picture ni Ma'am Kim dyan, yung before and after mo. So, talagang na-amaze ako sa kanyang transformation. So, ang laki kasi ng binago ng kanyang katawan. So, from last size to resize guys. So, nakaka-amaze talaga. So, kaya naging isa siya sa mga naging naka-inspire sa akin para gawin itong diet na to. Kasi gusto ko na talagang magpapayat pero tawag dito, wala akong budget. So, marami nag-aalok sa akin about sa mga slimming niya. Slimming diet, slimming coffee, yung mga ganyan. So, mga gamot ba? So, yung mga gamot ba na iniinom natin para magpapayat? So, kaso, ang problema, gustong-gusto ko talagang bumili pero wala naman akong budget para sa ganung ganung budget. Kasi ang mahal, diba? Tapos, mamaya hindi mo siya, kumbaga, oo, mamayat ka nga, tapos, next, the other month, wala ka ng pambili. So, paano yun, diba? Diba, balik lang din yung katawan mo. So, kaya naghanap ako ito, na hindi tayo gagastos ng malaki. So, kumbaga naturally lang ng pagpapapayat. Pero, mabilis yung resulta. So, guys, kung wala din kayong budget, so, itry nyo to. Itry nyo to dahil hindi talaga gagastos. Kung ano lang yung pagkain nyo sa bahay, yun lang yung kakainin nyo. Pero, tatanggalin nyo nga lang yung mga carbs na kinakain nyo at mga sweets. Kasi, yun daw yung nakakataba sa ating katawan. So, ayun na nga. So, nung una, nahirapan ako guys kasi totally tatanggalin mo talaga yung rice sa katawan mo. Ayun, sa pagkain mo. So, ayun. Nung una, sabi ko, ma'am, parang hindi ko kaya. Sabi niya, kaya mo yan. Sabi niya, kaya mo yan. Basta unti-untiin mo lang na tanggalin yung kanin hanggang sa mawala na sa meal mo. Tapos, kumain ka lang. So, ang kinakain ko ay more on eggs daw. So, ayan. Nag-try ako sa umaga. Kasi sa umaga, bread ako. Tatlong slice bread. Tapos, cheese. So, bawal pala ang bread. Tapos, ang ginawa ko, instead na bread sa umaga, boiled egg. So, lahat daw ng klase ng itlog pwede. So, kasi masasawa ka talaga sa itlog. But, tinry ko siya. So, dalawang boiled egg. Tapos, cucumber. Sinasamahan ko ng cucumber. Tapos, hindi daw pwede yung mga yung kape. Kadalasan, nainom ako ng kape na may
na may milk cream ganyan. So hindi daw pwede. So ang ginawa ko, tubig na lang na may lemon. Kumbaga yung nagbatad ako ng lemon sa water. Tapos yun na lang yung iniinom ko instead na kape. So everyday kasi kape ko. At o kaya cappuccino. So yan, hindi daw pwede. Kaya ang ginawa ko, more eggs. Sa umaga, kahit anong eggs, kahit anong luto sa egg, basta egg. So yun daw, pwede. Tapos sa tanghali naman, tinanggal ko yung rice. Ang ginawa ko, yung mga ulam na lang, halimbawa nag-grill chicken kami, so chicken lang yung kakainin ko, hindi, walang rice. Ang sasamahan ko lang siya ng salad. So ayun, chicken salad. So papakita ko sa inyo yung mga kinakain ko ng umaga at tanghali. So ipopost ko din sa screen. Tapos yun nga, tapos sa gabi naman, so light na lang siya. So basta hindi carbs, so basta tinanggal ko yung carbs, yun yun. So yun, so ito nga guys, so ginawa ko to, tinanggal ko talaga yung mga carbohydrates na mga kinakain ko, mga nakasanayan ko in 1 month. In-straight ko talaga siya, so sinunod ko yung mga sinabi sa akin ni Ma'am Kim na yung bawal at yung pwede at hindi pwedeng kainin kapag nag-low carbs ka. So kung gusto mo talagang mamayat, kailangan may motivation ka, tapos may determination ka, at pangatlo yung disiplina talaga. So yun, lahat wala ako, pero na kumbaga, so yun, tinanong ko lang yung tatlong yun, sinunod ko talaga. So kaya yun, nagresulta naman siya ng 10 kilos ang nalos ko sa aking weight. So sobrang malaking achievement na para sa akin yung mag-loss ng 10 kilos. Kasi ang hirap talaga magtanggal ng taba, diba guys? So yun, natutuwa ako na nabawasan ako kahit papano. Kumbaga, malaki na talaga yung bawas na yun. Pero mataba pa rin ako guys. So papakita ko na lang sa inyo yung picture ko nung nag-start ako nung last month. Nung April 19, 2020. Tapos yung picture ko ngayon. So konti lang yung picture ko guys, but kung makikita niyo ako sa TikTok, so ayan yung mga completion ko ng TikTok, kung may nagbago ba sa aking katawan o nabawasan ba ako. So kayo na po yung musga, kasi tawag dito, siyempre parang hindi pa, para sa akin hindi pa halata na nabawasan ako ng 10 kilos. Pero sabi ng iba, nabawasan na daw ako, so lumit-lit na daw ako tingnan kaysa noong una. So yun, kayo na po yung mag-decide, kasi tawag dito, so hindi ko masabi sa sarili ko, kasi parang ano, kasi parang hindi pa halata sa akin, so dapat hindi ko pa to i-vlog. Pero kinukulit na ako ng mga kaibigan ko na i-vlog ko na daw yung diet na ginagawa ko, kasi nga may resulta naman daw, so malaking bagay na daw yung 10 kilos na nabawas sa akin. So ayun. So ngayon, ito lang muna yung may share ko guys. So sa next video ko, so sasabihin ko sa inyo yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin kapag naglo-low carbs ka. So kung nagustuhan niyo po tong video to, please like and subscribe, and please click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga videos. So thank you guys, bye.